Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Narito na ang update dito sa Abot Kamay na Pangarap pa. At dahil nga sa matinding sakit nito ni Joel, ito yung chronic kidney disease, ay kailangan po itong operahan at kailangan nga yung donor nitong kidney. At kaya nga nag-offer nga itong kanyang kambal na si Jordan na siya na lang umano yung mag-donate ng kidney para dito sa kanyang kambal na si Joel, para hindi na sila mahihirapan. Samantala, itong kanilang nanay na si Teacher Chiri ay namumroblema nga kung saan sila kukuha umano ng pera pang gastos para dito sa kidney transplant ni Joel dahil napakamahal umano. At nang kinausap niya nga itong si Dr. Enriquez, ay ayon kay Dr. Enriquez, mahigit or mas mababa sa 1 million piso umano yung kanilang pwedeng gastusin. At kaya nga namumroblema itong si Teacher Cherry, at kinausap niya na rin ang kanyang mga kaibigan. At ayon nga kay Dr. Enriquez, huwag kang mag-alala kasi dahil nagtatrabaho ka naman umano bilang teacher, ay pwede siya umano mag-loan at pwede siya umano tulungan ng ospital. Ngunit nanindigan siya na napakabigat umano nitong kanilang gastusin. At kinausap na nga ni Annalyn itong si Joel na umano'y dapat pumayag na lang dito sa kagustuhan ng kanyang kambal na mag-donate. At hindi nga siya umano papayag dahil baka mapahamak at mapano umano sa operasyon itong kanyang kambal. Kaya nga naman sinubukan nga lapitan ni Annalyn itong si Jordan na masama naman ang loob at galit nga. Dahil nga nakikipagsimpatya itong si Annalyn doon kay Joel na ayaw ngang pumayag na mag-donate ang kanyang kambal. Kaya nga naman na buntungan ang galit ni Joel itong si Annalyn at sinabihan siya na walang kwenta. Samantala itong si Dr. Tanyag naman ay nilapitan nga itong si Annalyn kung saan pagkatapos ng malaking iskandalo kung saan nag-away nga ang kanyang nanay Lynette at itong si Moira, ay kinausap siya ni Dr. Tanyag na umano'y kung ano man ang problema niya, kung ano man umano yung gagawin sa kanya ni Moira, wag siya papayag at dapat umano ay sabihin niya dito kay Dr. Tanyag para masolusyonan agad. Samantala, habang nag-uusap itong si Teacher Cherry at si Lynette, ay napag-usapan nga nila itong si Moira at nasabi niya na walang puso umano. At maya-maya ay lumapit nga ito si Moira. At sinabi, wag nyo akong pag-usapan. At sinabi nga ni Lynette na hindi sila umano pag-usapan. Ngunit sinabihan nga ni Moira itong si Teacher Cherry na karma na umano ang nangyari sa kanyang anak na si Joel. Kaya nga naman umalma itong si Lynette at sinabihan na kung may galit ka sa akin, ay wag mo idamay itong si Teacher Cherry dahil wala siyang kinalaman, at wag umano idamay itong si Joel kung saan may malubhang sakit. Samantala, kinausap na nga ni Annalyn itong si Joel na pumayag na lang para sa kanyang kapatid dahil umano ay ligtas naman ito. At tinanong nga sila kung ano ba ang survival ratings sa pag-transplant dahil umano malakas at 95% talaga ang chance. So ang failure is 5% lang. At napapaisip pa rin itong si Joel. Ngunit kung si Jordan lang itong kanyang kambal ang tatanungin, ay pumapayag na nga ito. At yun nga ay pinag-iisipan pa nila kung talagang papayag dahil ayaw sa kay Teacher Cherry. Umano'y naawa sa kanilang anak, lalo na itong si Joel. Kasi nga umano ay ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. At ito si Joel naman ay okay lang umano na mag-donate ito ng kanyang kidney. Ang problema nga lang, baka may hirapan umano at magkaroon ng complication nga itong si Jordan. Samantala, Jordan ay kinausap na rin ang kanyang coach na umano ay mag-withdraw na siya sa kanyang pagiging basketball player, sa kanyang pagiging sportsman, dahil umano kailangan niya ibigay ang kanyang kidney sa kanyang kambal, ito nga si Joel. At sinabihan nga siya ng kanyang coach na pag-isipan mo muna kasi sayang naman ang iyong galing. At naikwento niya kay Annalyn na talagang pangarap niya umano na makapasok sa kanilang varsity bilang isang basketball player. Pero handa siya umano isakripisyo ang lahat para sa kanyang kapatid
na si Joel. Samantala ay pinuntahan ni Annalyn ito si Joel para kausapin na sana, ngunit nadatnan niya na wala na sa kanyang kwarto. Saan kaya napunta si Joel at ano pa ang hakbang na gagawin ni Moira sa ngayon na busy na nga itong si Annalyn at si Lynette dahil nga dito sa anak ni Teacher Cherry. So yan po yung ating aabangan sa susunod na mga episode dito lang sa Abot Kamay na Pangarap.